Ang Skyway Stage 3 ay parte ng malawakang Metro Manila Skyway Project ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa kasalukuyan, may apat itong stages. Ang Stage 1, Stage 2, Stage 3, at Stage 4. Kasama rin dito ang Pasig River Expressway o PAREX. Ang Stage 1 ay mula Buendia hanggang Bikutan Interchange at ang Stage 2 naman ay mula Bikutan hanggang Alabang Interchange. Ang dalawang stage na to ay tinawag nilang South Metro Manila Skyway Project. Ang Skyway Stage 1 ay may dalawang sections. Ang isa ay ang at grade o nasa lupa. At ang pangalawa naman ay elevated na may habang 9.3 kilometers. Ito ay ginawa mula April 1995 hanggang December 1998. Ang Skyway Stage 2 naman ay elevated lang na may habang 6.86 kilometers at sinimulan ito noong April 2009. Ang project ay fully completed at operational noong April 2011. Ang Skyway Stage 4, also known as Southeast Metro Manila Expressway, is a 32.66 kilometers elevated expressway which started construction on January 8, 2018 at ang target completion nito ay sa June 2022. Ito ay may ruta mula SLEX FTI Interchange patungong C6 Taguig and C5 Diego Silang to Ortigas Avenue and Marcos Highway sa Cainta, to Tumana Interchange, Marikina, to C5 Katipunan Interchange, and from Tumana Interchange to Batasan Interchange. Ang Pasig River Expressway o PAREX is an elevated expressway na may habang 19.37 kilometers. Babaybayan nito ang kabuuan ng Pasig River mula Road 10 sa Maynila hanggang C6 sa Pasig. Inumpisahan ito lamang February 2021 at ang target completion ay December 2023. Balikan na natin ang Skyway Stage 3. Ang Stage 3 ay may siyam na interchange. Ito ay ang mga interchange sa Buendia, Quirino, Nagtahan, NLEX-SLEX Connector, Aurora Boulevard, E. Rodriguez Avenue, Quezon Avenue, Sergeant Rivera Street, at Balintawaktol Plaza o NLEX Interchange. Ang Stage 3 ay may haba na 18.83 kilometers. It was originally planned at 14.82 kilometers. Pero dahil na rin sa problema ng right-of-way, ay nagkaroon ng mga diversions at mga realignment sa ruta nito. Nagkaroon din ng mga modifications at dinagdagan ng isa pang segment para ma-connect ang Skyway Stage 3 sa Balintawaktol Plaza ng North Luzon Expressway o NLEX, pati na rin for future expansion papuntang Norte at sa ginagawang New Manila International Airport sa Bulacan. Ito ay may original na budget na 37.43 billion pesos. Pero dahil sa mga diversions at realignment, pati na rin sa dinagdag na segment, ay umabot ito ng 44.86 billion pesos. Ang proyektong ito ay pinunduhan ng San Miguel Corporation through its subsidiary company na SMC Skyway Stage 3 Corporation. Ito ay inumpisahan noong February 17, 2014 at may original completion date na June 2016. Ngunit dahil nga sa maraming naging problema, lalo na sa issue ng right-of-way, pati na rin ang mga problema sa construction, ay naging mabagal ang paggawa nito at ang completion date ay na-adjust mula June 2016 to April 2020. Ang right-of-way na problema ay ang pinakamalaking balakid at pagkaantala ng Skyway Stage 3. Noong second quarter ng 2016, bago mo po ang Duterte administration, ang right-of-way acquisition para sa buong dadaanan ng proyekto ay nasa 8.64% pa lamang na talaga namang naging dahilan para sa pagkaantala ng proyekto. Ano ba ang right-of-way
Ang right-of-way ay ang proseso at legal na pamamaraan para makumbinsi o mapapayag ang mga may-ari ng establishmento o pribadong lupa upang madaanan ng proyekto kapalit na napagkasundo ang halaga ayon sa land value appraisal nito. Kasama din sa right-of-way ay ang paglilipat ng mga poste ng kuryente na pagmamay-ari ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP at Meralco. Pati na rin ang mga tubo ng tubig at sewer lines na masasagasaan ng proyekto. Ayon sa tala ng DPWH ay nag-relocate sila ng total na 47 NGCP poles at 1,312 na Meralco poles. Paano naresolba ang right-of-way na problema? Ano-ano mga hakbang ba ang ginawa ng DPWH? Ano ang action na ginawa ni Pangulong Duterte para sa mabilis na pagresolba ng problema? Noong August 2016, itinalaga ni Pangulong Duterte si Mark Villar bilang DPWH Secretary. At noong first quarter ng 2017, inilunsad ng Duterte Administration ang Build, Build, Build program under the Duterte-nomics Development Plan. Ang Build, Build, Build program ay binansagang Golden Age of Infrastructure. Malaking pagbabago o reforma ang ipinatupad ni Secretary Villar sa pamamalakad ng DPWH. Isa na rito ay ang proseso sa pagpapatupad ng right-of-way acquisition. Lumikha si Secretary Villar ng right-of-way task force sa bawat proyekto na ipapatupad ng DPWH na walang ibang gagawin kundi gumawa ng paraan para maresolba ang mga problema sa mga private properties na dadaanan ng mga proyekto. Isa na dito ay ang decentralization ng right-of-way negotiations mula central office ng DPWH to regional offices. Isa pang nagpabilis sa pagresolba ng right-of-way na problema ay ang kautusan ng Pangulong Duterte sa mga judges na itigil na ang pag-issue ng mga temporary restraining order o TRO sa lahat ng proyekto ng DPWH. Ang TRO kasi ang tumitigil sa pag-usad ng mga proyekto, kaya ang epekto ay pagkaantala o di kaya ay pagkansila ng mga magaganda proyekto ng gobyerno. There is really a compelling reason for the graft and corruption involved. Stop it. Do not delay. Do not hinder the progress of this country. Mula noon, ay naging maayos na ang takbo ng mga proyekto ng DPWH. At isa na rito ay ang Skyway Stage 3. Noong July 22, 2019, binuksan sa publiko ang Carino Southbound Ramp. Kasunod na rin ng pagbubukas ng Northeast Ramp noong December 23, 2019. At mula noon, ay sunod-sunod na ang pagbubukas ng ibang mga ramps. Subalit noong February 2020, sa kasagsagan ng construction ay nagkaroon ng sunog sa San Miguel Plastic Packaging Plant na naging sanhi ng pagkaantala ng proyekto ng karagdagang 7 buwan. Tumagdag pa ang kasalukuyang pandemya na talaga namang naging pahirap sa maraming bansa sa buong mundo, kaya ang target completion date na April 2020 ay humaba pa hanggang sa November 2020. At noong January 14, 2021, ang Skyway Stage 3 ay pinasinayaan ni Pangulong Duterte at binuksan ito sa publiko noong January 15, 2021.